What's up mga kahabis? Sa video pong ito, ating hihimay-himayin at pag-aralan upang makuha natin o malaman natin yung katotohanan o malapit sa katotohanan tungkol sa sensational na pagkamatay ni Christine Angelica Dacera. Mayroon pa ako dito ang mga keywords na para maging guide ko kasi pinag-aralan ko po to na kaso niya tungkol dun sa kung ano ba talaga yung pagkamatay niya, yung cause of death niya. Tapos yung nakita ko po yung mga talagang reliable persons katulad kay Dr. Fortune, kay Doc yung foreigner na nagpalabas ng pwedeng naging cause ng pagkamatay ni Christine, pati po si Doc Willie Ong, at tiningnan ko po yung video niya, kaya mas credible po yung tatlong doktor na nagsabi ng maaaring pagkamatay ni Christine Dacera. Pero bago po yan, bago tayo magsimula, shout out muna po kay Wilson Lim, nandyan po sa Bahrain, kay Ariel Osma, yung taga UAE, Sunny Distor, nasa Qatar, Marian Phil Akbar, nasa Saudi, at si Romeo Paranos, OSW din po siya. Thank you po for subscribing to my channel. Umpisa na po natin. Dito po sa ang latest po, yung kahapon, nagpalabas na ng resolusyon ang Makati Prosecutor na palabasin na sa pagkakadetain yung tatlong suspects. Nandiyan po sa screen, nandiyan po yung mga pangalan, ipakita ko sa inyo. At nakalagay po sa resolusyon ng Makati Prosecutor, insufficient evidence. Kasi po, yung lumabas pong medical legal, wala po doon na nakasaad na may force na nangyaring entry force doon sa bajay na ng biktima. Kumbaga po, yung lumabas na may laceration at may mga nakuhang semen, base po yun sa statement na pinalabas ni Colonel Depositar. Kaya po, medyo na ano po yung issue, kasi nung nagpalabas siya noon, medyo nag-react talaga yung netizen. Nag-react tayo kasi parang tinumbok niya na talagang 100% na ni-rape si Jane. Kaya yung sisi po, yung galit ng mga tao, nandun po sa 11 suspects. Sa pagpalabas po na po sa tatlong suspects, nanawagan sila sa kaluluwa ni Christine na sana ay bigyan ng linaw ang isip ng nanay ni Christine na hindi nila ito magagawa sa kanya. Kumbaga, inaano nila na walang rape na nangyari. Number 2 keyword po ang magkasalunghat, kasi po si Makati COP Colonel Harold Depositar nagpalabas po ng kanyang statement na case solved. Samantalang si Brigadier General Vicente Danao Jr., Chief NCRPO, not solved po yung kaso. Tama nga na pa po si Sir Danao Jr., kasi hindi pa po napapatunayan na talagang may rape na nangyari, at tatlo pa lang po yung na-inquest sa presente nga nakalaya na. Kaya kumbaga hilaw pa talaga po na sabihin case solved, tulad ng sinabi ni Colonel Depositar. Kaya po kailangan hintayin natin yung forensic and toxicology results na lalabas daw sa January 13. Kaya yun po yung aabangan natin, kasi yun ang magka-guide o magtuturo talaga kung ano ang tunay na nangyari. Nung tinanong pala po yung ni
si Colonel Depositar, nagkaroon siya ng statements na may nagsabing isa sa kaibigan ni Christine na may pinainom kay Christine. Inihalo daw sa iniinom ni Christine. Kaya nahilo si Christine. At may nakuha daw po na semen o similya sa ari ni Christine. Kaya po, doon na ano yung mga tao, doon na natutok yung galit doon sa mga suspects. Pero, hindi po yung lumabas sa medico-legal na inilabas nung bago siya i-autopsy. Kaya po na palabas yung tatlong suspects. Walang sufficient evidence po. Ngayon, nung si Mr. yung anak po ni Claire de la Fuente, si Gregorio de Guzman, nung nagpa-interview po siya kay Rafi Tulpo noong January 6, sa isa sa tanong ni Sir Rafi, bakit ayaw lumantad yung mga kasamahan, yung ibang suspects, para magpaliwanag? Ang tanong po ang sagot po ni Mr. De Guzman, ni Gregorio, hindi niya raw po alam. At bakit daw niya, kasi kanya-kanya na silang gawain nung madaling araw na yon. Tapos, nilinaw din ni Gregorio de Guzman na yung room 2209 ay si Christine na nagpabok. At sinigurado rin ito ni Andre Barreto na nakapagsabi din sa kanya si Christine na nagpabok si Christine ng isang room doon nga sa hotel na yon. Ang pinagtataka ko lang po doon sa interview ni Sir Rafi kay Gregorio de Guzman ay hindi niya na sinabi na sinipiar nila si Christine nung madaling araw na yun. Samantalang yung mga unang mensahe niya o yung mga unang pahayag niya ay nagbigay sila ng CPR bago nila dinala sa hospital si Christine. Kaya medyo nagtataka po ako kasi parang bakit na iba yung yung statement niya. Hindi kaya po kaya yung may lumabas na yung medical legal na kung ano ikinamatay ni Christine. Kaya nagkaroon siya ng diversion na statement. Ngayon po, dito naman sa last video scene Christine sa CCTV, past 3 a.m. ng January 1, makikita po natin na yung may kahalikan si Christine, yung mga lumabas po ngayon na latest, kahalikan niya si Rosales, yung lumabas po yun, medyo nahati po yung sisi ng tao, kasi yung iba, parang nag-judge na sila kay Christine na ganun palang klaseng babae, ganun. Kaya parang nahati po ngayon yung medyo nabawasan yung mga galit dun sa mga suspects. Yung naman pala po, yung dito naman sa tungkol sa autopsy report or medico-legal, base po sa kay Doctora Fortune, kay Doctora Raquel Fortune, walang pagkakaiba ang medico-legal at autopsy report. Isa lang daw po yun. Pero, base sa kanya, ang lumabas na medico-legal kay Christine ay very non-specific report. Ibig sabihin po, kulang po yung yung papel na ibinigay nung professional na nagpalabas ng medical legal. Kasi po, ang sabi niya, didn't find anything significant dun sa vagina ng biktima.
about sa genital examination, ang nakasaad po dun sa, ano, sa medical legal, no sexual assault. It means po, walang rape na nangyari. Kaya po na nagdesisyon yung prosecutor ng Makati na palayain yung tatlo kasi nga no sexual assault. Sabi po ni ano ni Doktora Fortune, yung mga bruises o mga gasgas sa lower front body ni ano ni Christine, kumbaga po hilaw po yun na para ikaso o maging ebidensya para sa kasong rape. Hilaw daw po yun. Kasi po yung lumabas na ano na cause of death ni Christine ay ruptured aortic aneurysm. Kumbaga po, ang pananaw po bilang professional ni Dr. Fortune at ni Dr. Willie Ong ay nagkakaisa. Pati po yung isang banyaga na nagpalabas ng video na may YouTube channel din po siya, nagpalabas siya ng video na imposible. Iisa po ang pananaw nila bilang mga professional doctors. Lalo na po si Dr. Fortune na isang napakagaling na doktor niyan, na pathologist. Ganito po, ang aortic aneurysm daw po ay hindi o very bihira o hindi typical na nangyayari sa isang 23 years old na babae. Kasi po ang aortic aneurysm daw po ay kalimitan nangyayari sa mga may edad ng lalaki. At ito po ay hindi raw nakukuha na nangyayari o umaatake sa isang tao na sa lubla lang ng 24 hours o isang week. Kasi po, makapal daw po yung artery na yan. Kasi po, yan daw po yung galing sa puso sa puso ng tao, pababa. Main artery po yan. Kaya hindi daw po yan basta-basta puputok unless na walang pressure na ginawa dun sa taong naputukan ng ugat. Kaya po medyo doon dapat itutok ng mga investigador yung pag-iimbestiga nila. Base po din sa ano sa kay Dr. Fortune, yung report nga ng medical legal na yung unang lumabas ay inconclusive report. Kaya ang ano niya, ang payo niya dapat na kunan muna ng autopsy ng toxicologist at pathologist yung bangkay ni Christine bago ito na embalsa mo. Eh ang problema po, sabi ni Dr. Fortune, na embalsa mo na yung bangkay ni Christine. Kaya mahirap na pong makuna ng mga elements doon or mga liquid na para maging ebidensya. Lalo na po yung ano semen nasa vagina ng ano ng biktima, hindi na daw po yun basta-basta makikita kasi yung pag-imbalsa mo pa lang daw po, nilinisan maigi yung katawan, tapos nilalagyan ng kemikal. Kaya medyo mahirap na daw po yung magiging resulta. Pero may sinabi po siyang yung na isang medical term na kailangan gawin dun sa bangkay ni Christine. Kaya lang po, ang problema daw po, wala dito sa Pilipinas noon. Kung kukunan daw yun na liquid na yun sa katawan ni Christine, ipapadala pa daw po yun sa ibang bansa. Kaya, ibig sabihin po, ang isa sa sinabi ni Dr. Fortune sa pag-interview sa kanya sa Rappler, sabi niya po, napakalayo pa ng level ng investigation about sa forensic, sa toxicologist at sa pathologist dito sa atin sa Pilipinas pag mga ganyang mga kaso. Kaya dapat po i-upgrade daw natin yung level natin sa ganyang bagay dito sa Pilipinas. Kaya marami po mga case na hindi 100% na
na totoo yung malalabas na mga ano, mga desisyon. Yun po ang sinabi ni ano, ni Dr. Fortun. Yung sinasabi naman po na ano, na statement nung nakaraan na brain aneurysm daw, kasi parang narinig ko rin po yung kay police colonel depositar na pumutok yung ugat sa ulo daw. Pero yun po ang gustong linawin ng tatlong doktor, na ang aortic aneurysm ay ugat o main artery dito po sa may tiyan natin, galing po yan sa puso. Makikita po natin yan dito sa ano, sa i-plus ko po dyan sa screen natin yung artery yun. Kaya dapat po pag-aralan maigi ng mga otoridad para maging clear yung kaso. Kasi po tulad po sa ating mga netizen, kailangan po maging sensitive din tayo sa lahat na sasabihin natin, i-comment natin sa social media platforms. Kasi po sa part po ng family ng biktima, napakasakit po sa kanila. Ganon din po sa mga suspects o yung mga nababanggit na pangalan, hindi nga natin masasabing suspects kasi hindi naman natin sigurado kung talagang may krimen na nangyari. Kaya po kailangan maging sensitive din tayo sa pag-comment natin, kasi tao din po silang kagaya natin na nasasaktan. Para sa akin po, manood na lang po tayo ng balita. Patingnan po natin yung pag-proceed ng case. Huwag na po muna po tayong mag-comment ng nakakasakit sa ating kapwa. Yung po kung doktor na sinasabi ko po, yung magaling po siya mag-Tagalog, parang mas magaling pa nga po siya sa akin eh. Si Doc Adam, may YouTube channel po siya. Doon niyo po inexplika na imposible ang 23 years old na magka-ruptured aortic aneurysm. Kasi po yung pag sinabi mo daw na ruptured, ibig sabihin pumutok. Pumutok yung artery sa loob. Kaya sabi ni Dr. Fortun, hilaw yung lumabas na medical legal. Kasi pag sinabi mo daw na ruptured, pumutok. Ibig sabihin may internal bleeding. Ang daming dugo sa loob ng tiyan ni Christine. Eh, wala pong naisambit doon na may internal bleeding si Christine na maraming dugo. At dapat daw po doon, may mga ebidensya, may video, or may picture siya, written, na ang daming dugong nakuha doon sa loob ni Christine. Kasi po, ano yun eh, ebidensya po yun. Yun daw ang problema dito sa atin sa Pilipinas. Sabi ni Dr. Fortun. Kaya ang pagsabi naman ni Doc Adam, so weird and strange na nagkaroon daw ng aortic aneurysm ang isang 23 years old. Kaya nung sinabi niya yun, at parang inano niya po dito sa ano, nasa sa video niya, na imposibleng mangyari yun sa isang 23 years old. At binanggit niya pa rito na sinabi nina yung mga kaibigan niya Gregorio, na binigyan nila lang CPR si Christine bago din nila sa ospital. Kaya pwedeng yung parang gustong sabihin nito ni Dr. Adam, pwedeng ang ikinimatay ang nag-trigger ng ruptured aortic aneurysm ay yung maling pag-apply nung CPR.